surprised that y'all never made a run at all. Made a run at all in this one. We're just not good enough. You know, we don't obviously chemistry, talent wise, just everything. And it was clear, like I said, these last few games, they just, you know, from the beginning of the game, they were just aggressive, veteran team, obviously, championship team, and, you know, one of the best teams that we have in this league. You know, I love this city. I literally, you know, have done everything that I can. You know, I mean, this situation is crazy. You know, it's something that I don't think can be fixed. So, yeah, thanks. Matapos nga natambakan ng Los Angeles Lakers itong team ni James Harden ng Houston Rockets, ay na-interview nga siya. Naitanong nga siya tungkol sa game at natanong nga din siya kung ano na ba ang sitwasyon niya dito sa Houston Rockets. Alam natin na gusto naman ni James Harden na matrade na nga away dito sa Houston Rockets. Bago pa nga mag-umpisa ang season ay gusto niya daw pumunta sa Brooklyn Nets. Ayun nga ang mga rumor na naglalabasan. Gusto nga daw ni Harden na bumuo daw ng super team sa Brooklyn Nets. Kaso nga hindi nagtagumpay ang request ni James Harden na trade. At kung natatandaan nyo pa ay dinecline nga ni James Harden ang napakalaking kontrata na inoffer sa kanya ng Rockets. 50 million a year, 103 million yata yun for 2 years. Tapos tinanggihan ni James Harden. So makikita mo talaga nun sa pagtanggi niya na yun na ayaw niya na maglaro para sa Houston Rockets. At desidido na nga umalis itong si James Harden at maghanap na nga ng ibang team. Sinabi niya rin na tapos na nga daw ang kanyang championship run para dito sa team ng Rockets, para bang tapos na daw ang window para manalo siya ng championship. Ngayon gusto niya lumipat sa ibang team at mag-try manalo ng championship. Pero nga, hindi naging successful itong trade request si James Harden at wala nga nangyari sa kanya. Ang na-trade si Russell Westbrook na nag-request din ng trade. Ang dahilan nga ng Houston Rockets kung bakit hindi nila matrade ito si James Harden ay gusto nga nila ng malaking kapalit para kay James Harden. Yung katulad siguro ng kay Anthony Davis, yung ganon. Kaso wala ngang NBA team ang gusto mag-give up ng ganong asset, ganong kadaming asset. At siguro wala rin mga NBA teams na gustong kunin si James Harden dahil nga sa kanya mga pinapakitang behavior ngayon. So itong sitwasyon nga ni James Harden at pati na rin ng Houston Rockets ay napaka-toxic para sa team nila. Hindi lang para sa kanilang mga front office guys, sa kanilang GM, sa kanilang mga staffs, at syempre pati na rin sa mga player ng Houston Rockets. Sila John Wall, sila Eric Gordon, sila PJ Tucker, ang kanilang bagong coach. First time pa naman na maging head coach na ito ni Stephen Silas sa isang team. Tapos ganun ang kanyang experience kay James Harden agad na ayaw na talaga maglaro para sa kanilang team. So talagang kitang kita mo na naaapektuhan ang buong team at ang kanilang paglalaro kanina nung kalaban nila ang Lakers. Yung body language ng Rockets ay parabang hindi magkakilala at ayaw magkaisa at parang wala nga sila talagang kachemistry. Kanina ay parang nanonood lang ako ng mga naglalaro sa kalye. Parang walang play yung isolation. Minsan si James Harden pupunta sa gilid, isolation, tira, wala. Minsan si John Wall ganun din, isolation, wala. Parang wala silang set of play. Panay pick and roll lang ang kanilang niraran. Tapos ayun, ang naging resulta nun, bad game. Talo sila sa Los Angeles Lakers. Hindi lang basta talo, dinurog pa sila. So sana nga na matrade na itong si James Harden ng mabilisan para hindi na rin maapektuhan ang team ng Houston Rockets. Dahil malaking ang epekto pag ganito ang environment ng isang team. Unang-una pa lang naman, alam na ng Rockets na ayaw na talaga ni James Harden. Isipin mo ba naman, ang isang NBA player ay pupunta sa training camp ng overweight. Diba? Si James Harden ay overweight nun. At hindi pa nga siya agad-agad pumunta sa training camp. Day 3 na ata siya umaten. So sana nga ay masolusyonan na nga ng Houston Rockets ang problema nila dito kay James Harden para maging maayos na at makabuvod na itong Houston Rockets dito kay James Harden at mag-umpisa na sila ng bago. Total may star player pa naman na sila itong si John Wall, tapos meron pa silang isang rising star na si Christian Wood. So anyways, ayun nga lamang ang video natin para dito kay James Harden. If you guys like the video, make sure to like the video, and if you're not subscribed, syempre may subscribe na dahil everyday meron tayong mga NBA updates. So yun lamang, see you guys next video. Bye!